Kananay, welcome po ulit sa aking vlog. So today, magluluto po ako. I-share ko sa inyo ang aking menu. So guys, mga kananay, magluluto ako ngayon ng isang special na menu dahil nga na-promote ang aking husband ng new position hire. So magluluto ako ng special, so celebration namin ngayon sa promotion sa work niya. So ang lulutuin ko po ngayon ay isang beef steak na tenderloin. So nabili na namin yan siya guys last week. So, ipapakita ko po sa inyo ang aking procedure, paano ko i-marinate kunti ang tenderloin steak para po masarap at malinamnam. So, samahan niyo po ako at pasok po kayo sa aking munting kusina. So, guys, inugasan ko na siya ang tenderloin. Ito yung napili ko. So, yan. Dalawang piraso. Yan. So, ang gagawin natin, patuyuan natin siya. Tapos, para hindi ba, ano, hindi siya matubig. Kasi, hinugasan natin para matanggal ang tubig. Tapos, ilagay natin sa tabi. Mayroon ako nito guys, steak, one the givers or the ingredients. So, lagyan natin siya kunti para lang mananamba. Ganun lang natin siya guys. Tapos, ilagay natin siya sa refrigerator ng mga 2 hours. Marinate natin siya guys. Ayan lang. So, ganyan. So, ayan lang siya. Paminta. Tapos, yung steak na hinalo-halo na ingredient. Asin, paminta, bawang. Lahat siya guys nandito. So ngayon, ilagay ko sa plato na malaki. Tapos, i-marinate natin siya guys ng 2 hours. Tapos, lutuin na natin doon sa in-unboxing ko na Ninja Foodie. So, ito siya guys. So, samahan niyo po ako at ilagay na natin sa rib siya. Tapos, 2 hours maghihintay tayo. Tapos, ilulutuin na natin siya, guys. So habang nagmarinate tayo doon sa steak, so, magpiprepare tayo ng asparagus. Asparagus. So, ang gagawin ko sa asparagus kay ano siya kahaba, mga ganito lang ito, putulin natin siya kasi ayaw ko nito, medyo matigas na siya. Ganun lang kasimple. Pero super sarap. Ayan na siya guys. Ayan, naputol na siya guys. Ang gagawin natin, mag-ano tayo ng bawang.
kasi igigisa lang natin siya with oyster sauce at saka butter. So ayan siya, guys. So easy. Tanggalin natin ang balat. Tapos, hiwain siyang maliliit. So, ganyan siya. Ganyan lang siya, guys. Kasimple. Ayan. Tapos, igisa na natin. Ayan, okay na po, butter and bawang. So, ilagay na natin ang asparagus. Ayan na. So, guys, ayan, okay na ang asparagus. Ilagay na natin ang oyster dahan-dahan. Mix lang natin siya, guys. Huwag kalimutan, lagyan ng black pepper. Napaka-easy lang po ng recipe. Ayan siya. So, hintayin lang natin na hindi din siya mag-overcook. Ayan lang siya, guys. Napaka-easy. Pwede din po lagyan nyo ng asin, pero kasi yung oyster sauce, so medyo maalat-alat na, okay na siya para sa asin. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo, guys. So, ayan na, guys. Namarinate na natin. Ang gagawin natin, lagyan natin ng mantika. So, ang ginamit ko ay Erdnose oil, maninga oil. So yan, kanya lang siya, guys. Lagyan natin ng konti, baliktarin natin kabilaan. Napaka-easy lang siya. Tapos, lagyan natin ng rosemary dahon. So, ayan lang siya, guys. Easy. Tapos, magpa-init na tayo. So, sweet. Mainit na siya, guys. Ilagay na natin ang hanggang close. Hanggang hintayin natin siya na mga 3 minutes. Tapos balik ka rin na natin. So, ayan siya, guys. Balik ka rin natin ulit. Wala siyang amoy. Perfect siya, guys. Itapan ulit natin. So, ayan siya, guys. Ilagay ko ng grill. Pwede ka dito mag-air crispy. Pwede ka mag-lechon. Mag-bake, mag-toast. Yan lahat siya, guys. Maganda siyang gamitin. So, ayan o. Dahil dyan lahat, guys. Yan. So, ayan.
fry, home yung chicken, fries, ayun siya lahat guys. So marami ka nitong magagawa. Guys, tingnan natin, luto na siya. Wow, chef. So, luto na siya, guys. Tikman na natin. Anong lasa? Tikman na. So, tikman na natin guys ang ating steak. So, pumas, pumis, pumas, or fries. Crunchy, perfect. Asparagus. Tikman natin. Perfect. Lasa. Tapos yung steak. Tikman na natin guys. Ang lambot. Oh, perfect. So guys, pwede niyo pong gayahin. Napakasimple lang po ng aking recipe. So, napaka-easy lang po. Sobrang sarap. Tamang lasa. Thank you so much po lahat na nag-subscribe ng aking YouTube channel. So, God bless you po guys. Bye-bye.